Welcome again in my channel. I'm your host, Paulo Garces, and welcome to my channel. Kung hindi ko pa subscriber sa aking channel, wag ka nang mahiyang i-click ang red button and hit the notification bell para sa updated video natin. Okay, kung ikaw ay isang businessman, woman, na bago pa lang ang iyong business at naka-registered na po sa BIR, tamang-tama po sa video na ito at ang tatalakayin po natin ay regarding sa mga common mistake bilang isang registered taxpayer. Meron po akong ibibigay sa inyong 10 common mistake bilang isang registered taxpayer sa Pilipinas. Una sa listahan ko ay regarding sa renewal ng ating BIR registration. Karamihan po sa mga kliyente ko at mga bagong kliyente na nakukuha ko o nagpapagawa sa akin ng accounting service is madalas nilang nakakalimutan or may mga napapinding find out ako na hindi na re-renew yung mga 0605 or yung BIR registration every beginning of the year. So, ito yung lagi ko nakikita . Bakit laging late o hindi nababayaran on time yung BIR registration? So, ito yung number one sa listahan ko. Kailan ba ang deadline ng BIR renewal? Kailan ba ang deadline ng business renewal ng BIR o yung BIR 0605? Ang deadline nito is January or every January 30th ng taon. So, dapat nakapag-file ka na and nabayaran mo na yung worth 500 pesos. Kapag namintis mo to or na-late ka ng payment, may penalty na po ito, surcharge and interest, and also yung compromise. Fixed na po yung compromise kapag individual is 1,000 pesos. Medyo malaki na rin po yun sa compare natin po sa 500 pesos ko. Kung sakali malate ka, is papatak din 2,000 mahigit yung babayaran mo. Renewal lang yan. Pangalawa sa listahan natin, yung pagre-remit ng tax on rental. So, hindi ko masyado elaborate yung expanded withholding tax. So, pag-usapan lang natin dito yung tax or yung 5% tax rental na dapat i-remit natin every month. So, meron pong schedule to . Kung sakali ang ipapile ninyo is BIR 0619E every 10 of the month. Kapag once na 1601 EQ every 30th after the quarter. So, yun po ang deadline. So, ito yung madalas nakakalimutan bayaran, i-remit ng taxpayer. Dahil meron po tayong pinirmahang kontrata and obliged tayo, mandatory po na kailangan taksan natin ng 5% yung rental. So, sino ba ang magsasalo nito? Okay, depende po sa magiging usapan. Pero sa ruling ng BIR, ang magsasalo kailangan nito is yung lessor ninyo. Tatlo po sa listahan natin. So, karamihan sa mga kliyente ko ay napansin ko na hindi po naka-display yung kanilang BIR certificate or registration and yung binayaran nilang 0605. So, may mga experience po sila na nagbayad po sila ng penalty regarding sa hindi pag-display ng mga ito. So, magkano ba yung mga penalty nito? So, minsan, depende po sa bibisita sa inyong na auditor ng BIR. Minsan, 10,000, minsan 5,000, pero kung mababasa ninyo yung mga ruling ng BIR, medyo mababa lang naman ang penalty nito. Pero syempre, sabi ko, depende sa BIR auditor ninyo, sa RDO. What? What the fuck? Okay, ang pang-apat sa listahan natin is yung pagpa-file ng 0 sa ating percentage tax or yung 2551M or 2551Q. So, erase na natin yung 2551M dahil wala na po. Every quarter na lang po tayo nagpa-file ng percentage tax. So, bakit ko sinabi na pang-apat to? Kasi
Akala natin sa mindset natin bilang taxpayer na below 3 million gross sales natin, hindi na po kailangan natin magbayad ng percentage. Tama naman po, pero kailangan po pa rin natin i-file ito every quarter for compliance purposes ng BIR, kasi kailangan malaman din ng BIR na existing pa po yung, ano natin, yung business natin. Ang lima naman sa aking listahan is yung pagpa-file ng quarterly income tax return. So akala ng mga ibang taxpayer is yung annual lang ang kailangan natin i-file. So hindi po, kailangan din natin i-file po yung income quarterly income tax return natin, para at least matagpi-tagpi natin yung mga recording natin. And also, sinasabi rin po ng BIR, kung may babayaran kang malaki at alam mo na may babayaran ka, tutulungan kanyang hindi maging malaki ang babayaran mo by next year o yung annual filing. Ayun po ang purpose ng quarterly tax income. Kaya, huwag nyo po kalimutan na every year, 60th after quarterly po yung filing niyan. Example, kung March 30, bilang tayo ng 60 days is April, May. So, May 30 ang filing ng first quarter. Ang pang-anim natin sa listahan is yung proper use of OR, SI, at yung CR o yung collection receipt. So, bakit ko sinasabi na proper use? Kasi may iba pang tax or business yung mga baguhan or new registered na taxpayer. Minsan kapag nagkamali sila, pinupunit nila. So bawal po 'yun, ha. Huwag niyo pong gagawin na i-detach niyo yung every page nito kasi or yung every paper. Kasi may penalty po 'yun. Every na makita o ma-audit kayo ng BIR na bakit wala po yung series nito, yung series number 1 example, 1,000 pesos po ang penalty nito. Kaya huwag po nating pupunitin o i-detach sa booklet yung series. Ang pito po sa listahan yung pagsusulat po natin sa columnar books or accounting books na tinatawag po natin sa ating business. Bakit po natin nasabing pang pito po ito? Madalas po ay nagkakanya-kanya po tayo ng template sa pagsusulat ng columnar. Kaya dapat po, malaman din po natin kung paano ba magsulat dito sa columnar. Marami po sa YouTube ang gumawa rin ng kung paano po magsulat. So, ako rin, meron din po ako. Ilalagay ko po sa ilalim ng video na ito o sa column yung link ng kung paano magsulat sa bawat libro. Po natin sa listahan ay yung pagpapile ng sworn affidavit of declaration ng gross sales ng 3 million. Sa first month of the year, kailangan makapag-notarize tayo ng affidavit of power of sworn declaration below 3 million. Ang pangsyampo sa listahan natin is yung mga business o yung mga registered taxpayer na kapag nag-close na sila, akala nila yung close na talaga, yung close lang yung operation nila pero hindi sila nakapag-close sa mismong BIR. Akala nila close na lahat pati yung BIR. Hindi po. Kailangan po i-process po natin mismo sa BIR na ating business ay close na at cease na. Kumbaga wala na talaga, kasi kailangan po malaman ng BIR kung may mga penalty kayo at dapat makakuha kayo ng certification of closure ng business ninyo. Pang-sampu po, in case po na no operation po kayo, ay kailangan po mag-file pa rin po kayo ng mga necessary BIR form na naka-declare po or naka-register or nakalista sa inyong COR sa mga online tulad ng eBIR form. Kung kayo po ay EFPS, EFPS po. Kailangan mag-file pa rin kayo ng zero filing or no income or loss para sa compliance ninyo. Kung sakaling nakapag-decide kayo magpa-close ng business talaga, wala na kayong poproblemahin. At least nakapag-file kayo talaga na wala kayo business or no operation.
Okay, maraming salamat sa inyo. excuse me po. Maraming salamat po sa inyo na sumubaybay at nanood hanggang dulo ng video na ito. Thank you. Kung hindi pa kayo subscriber sa mga nanonood, please hit the red button and hit the notification bell para sa ating updated video. Wag din po kayo magsisisi sa hindi po kayo magsisisi sa channel na ito kasi more on business, BIR, pag-ibig, SSS, PhilHealth at iba pang negosyo ang pag-uusapan natin. Bibigyan ko yung tips, etc. And here again, by the way, I'm your host, Paulo Garces, and see you on my next video. Bye.